Isang mapagpalang araw at maulan na hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman. Kaya for today's video po natin ay gusto ko lang i-share sa inyo yung good news and bad news natin dito sa ating ibunan. Nung isang araw po kasi ay wala tayo dito at busy tayo. Si Atusan po kasi nagpakain sa mga alaga nating ibon. So nakakalungkot man yung balita niya ay meron po tayong casualty. Hindi lang isa kundi dalawa po yung casualty natin na ibon. At yung isa ay meron po silang inakay. So nag-aalala ako at syempre nalulungkot na rin kasi meron tayong mga ibon na nawala dito at nawawasan yung mga alaga natin. Pero hindi natin maiwasan yung ganung insidente kaya gusto kong i-share sa inyo. At yung mga inakay na naiwan ng isang breeder natin, i-monitor natin siya kung bubuhayin ng pair niya. Yung mga inakay na naiwan ng isang breeder natin na namatay. So papakita ko sa inyo guys at saka yung good news natin dito sa ating ibunan. Let's go! Bali guys, yung dalawang ibon na namatay dito po sa atin ay isang Parblue Opacak tsaka isang Parblue Opadan Hen. Yung Parblue Opacak ay kasalukoy na po natin ginagamit at breeder na rin siya. And at the same time, tulad po nasabi ko, ay meron siyang dalawang inakay na iniwan dito kaya nag-aalala ko kung yung pair niya ay susubuan pa o bubuhayin pa yung mga inakay na iniwan niya. Buti na lang ay meron tayong mga mga ibang breeder na kasabay niya just in case na hindi na subuan yung mga inakay ay pwede natin ipasitir yung mga dalawang inakay na naiwan dito sa ibang breeder natin. So nagdududa ako at nakakalungkot na rin kasi hindi natin maiwasan yung ganyang pangyayari. Tulad niya na alam mo naman yung mga ibon po natin ay napakahalaga na sa atin at talagang iniingatan at inalaga natin sila. Pero yun nga po ay hindi talaga natin maiwasan minsan or madalas yung mga ganyang insidente na meron tayong casualty. Pero nagdududa ako at talagang nag-aalala ako dahil hindi natin alam kung ano yung kinamatay nila nung time na pinasinit ko kaya Susan yung mga katawan nung mga ibon natin ay wala naman daw silang mga sugat sa katawan kaya yun, dun ako nag-alala kasi malalakas yung mga ibon natin pero dun sa Parblue Opadan Hen natin ay duda ako sa kanya kasi nung isang araw ay nakita ko na yung Parblue Opadan Hen natin na buntis na siguro nabasagan ng itlog sa sa puwet kaya namatay pero doon sa sa Parblue Opacak natin ay doon ako nag-aalala sa mga ibang alaga natin dito at siguro kailangan na rin natin mag-disinfect dito sa ating ibunan para ma-prevent kung ano man yung sakit na dumapo dito sa ating ibunan kasi yung ibang sakit kasi na pwedeng dumapo dito sa ating ibunan ay hindi natin nakikita airborne kaya yun siguro bukas or sa makalawa maglilinis tayo dito at magdi-disinfect tayo dito. So yun guys, papakita ko sa inyo yung good news naman at yung mga inakay na inaiwan ng isang breeder natin. Bale dito sa cage number 13, nakalagay yung yung Parblue Opa natin na namatay at yung pares naman niya ay Parblue Ewing Opa. So ito yung pares niya guys. So tingnan niyo kung gaano kaganda yung pair niya na naiwan. So itong itong breeder natin na to, kung di nyo nitatanong guys, yan yung sinaunang breeder ko, nandun pa tayo sa kabilang sa kabilang aviary, yan yung kauna-una ang investment ko na Parblue Ewing Opa dun sa unang aviary natin. So titingnan natin guys at samahan nyo ko para i-check yung mga inakay na na naiwan dito at kung pinakain ba ng fostering parents nila. Ang ID pala ng mga inakay nila ay gray wing, split dan, yun nga, good news din dahil yung isa ay nag-opa kasi based sa parents ng mga inakay na to ay split opa yung yun dan. So ano papakita ko sa inyo guys, etong natin, etong nag-visual opa. So sex link na to guys, base sa parents ng breeder natin. Ang ID pala nito ay green opa, split dan hen. Babae na po siya kasi sex link nga, base nga po sa parents nila. At yung isa naman, titignan muna natin guys kung pinasubo niya yung pinakain nila. So meron naman silang may laman naman yung tiyan nila. Ito, may pinakain niya pero parang hindi sapat. Pero i-monitor pa rin natin para malaman natin kung talagang bubuhayin niya. At kung makikita niyo naman guys, medyo malakas at malalaki na yung mga inakay natin. Siguro safe na to at sa tingin ko dahil magaling naman to. At tiwala naman ako dito sa foster parents natin na kaya niyang buhayin itong dalawa na to. Ngayon titingnan naman natin yung isang Ewan ko guys kung nag-offspring na to, na gray wing. So ito, pwedeng mag-cock, pwedeng mag-hen.
Titignan natin kung nag-graywing. Ayan siya guys, oh. Nag-visual graywing, oh. Napakagandang ibon. So ito, visual graywing na, ibig sabihin sex link cock na to, base rin po sa parents kasi ang parents nito ay Biodine split opa at yung hen naman ay normal graywing visual. So nag-offspring siya, nag-graywing yung ano natin. Ang gender pala nito ay ano, sex link cock na siya. Base rin po sa parents ng ano, ng mga breeder natin. Ayan. Medyo konti po yung ano, yung kinain nila, hindi sila ganun kabusog, pero at least pinasubuan naman ng ano. Iba pa rin kasi pag may katuloy yung ano, yung breeder natin na dalawa silang nagsusubuan dito sa mga hinakay natin kasi base sa experience ko, yung lalaki, yun yung ano, yun yung kumakain ng mga seeds. Yan, kung ano yung mga seeds na pinapakain natin, yung egg food, tapos sinusubo niya sa ano, sa pares niya na hen. Tapos itong hen naman na to ay siya naman ang magsusubo dito sa mga inakay natin. Ayan sila guys. So far, malakas naman yung mga inakay natin. Sana buhayin niya. Babalitaan ko kayo guys kung kailangan nating ilipat yung mga to sa mga ibang breeder natin na pang foster. At yung good news naman natin guys, no, bago po nawala yung ano, yung Parblue Opacac natin, ay meron din siyang iniwan na ano dito. Pina-foster ko yung itlog nila dito bago ko linipat yung mga graywing natin. So yung ginamit natin na pang foster dito ay back-to-back green ferrous wild type. Ayun sila, oh. So napakagaling din bumuhay ng mga inakay nito. Buti na lang ay magkasabay din yung ano nila, yung pag-laid nila, at nailipat natin itong dalawang ano, yung dalawang normal egg na opa ng namatay natin na ano, na Parblue Opacac. So papakita ko sa inyo guys itong ano, inakay nila ng ano, ng nawala natin Parblue Opacac. Bale itong ano na to, dahil back to back ano, Parblue Opa yung parents ng mga to. Itong mga to ay throwback Parblue na. O kung tawagin nila is Bluetooth or possible Bluetooth pa lang to kasi kailangan pa natin i-test breed to kasi para malaman natin kung yung mga anak nila ay puro Parblue lahat. So ngayon ang ID nito ay Mauve Opa possible Bluetooth. Makikita nyo guys, napakalinis din ng itsura niya, oh. Bago siya nawala, bago iniwan ng tatay niya ay nag-iwan muna ng ano, ng inakay dito sa atin, nakapalit niya. And guys, oh, napakaganda ng itsura, napakalinis ng muka, talagang solid bumugay yung ano natin na yon, na pang foster natin na back to back Parblue Opa. At yung isang kapatid naman niya ay ano, visual Parblue na Bluetooth. Ito guys, papakita ko. Medyo malaki na rin to. Ayan. So ayan, no? Visual Parblue, Torque Parblue, pwedeng mag-cock, pwedeng mag-hen. So ito, minomonitor nga natin yung ano, yung dalawang inakay dun sa kids number 13 natin. Kung hindi naman susubuan ng ano, ng parents na naiwan yung hen, ay lilipat natin dito. Taray natin ano, ipaposter yung lima kasi malalaki naman sila at magagaling naman yung mga breeder natin na to na ginagamit natin na pang foster na pure personata. So proven and tested ko na tong mga to kaya hindi ano, medyo nawala yung worry ko pagdating sa ano, dito sa mga inakay natin na to dahil meron tayong paglilipatan. Hindi lang to guys, meron pa dito na kasabayan nila. Ito, tatlong cage to, magkakasabayan sila. So kung hindi man susubuan ng ano na to ng hen natin na Parblue, ay marami tayong paglilipatan sa mga inakay na to. At ito pa guys, no, yung good news dito sa ating ibunan, dahil yung mag-ina na breeder natin ay meron na naman po silang itlog. Nag-laid sila noong August 27 pero dalawa pa lang yung itlog nila, sinilip ko kanina, at hindi pa natin matrace kung meron fertile sa mga itlog nila. So i-monitor natin yan mga 1 week hanggang 10 days bago tayo magka-candling sa kanila, sa mga itlog nila, para malaman po natin kung merong fertile sa mga itlog nila. Pero hindi lang itong good news, no, maliban dun sa mga iniwan na inakay ng Parblue Opacac na namatay natin at saka itong ano, mag-ina na breeder natin, meron pa tayong isang good news dito guys, dahil itong mag-ina na to ay meron na silang inakay. So yung ginamit natin na pang foster dito sa cage number 35 ay Parblue Opa at yung green dun hen natin na hindi nag-fertile. So ngayon meron na silang itlog. Kanina sinilip ko visual yung ano, yung inakay nila na panganay. So far, malakas at masigla naman yung ano, yung inakay nila, kaya gusto kong i-share sa inyo. Ayan siya guys, oh. Napakalakas ng inakay niya. Kung makikita nyo, medyo white yung ano, yung balahibo ng inakay natin na Dan Follow. Ang ibig sabihin niyan ay blue series na, pwedeng mag-blue, bio or par blue. At pwede na siya mag-opa or non-opa base po sa parents niya.
So yan, may monitor po natin yan. At yun, natutuwa rin ako dahil yung mga ibon natin na nawala dito sa atin ay meron ng kapalit naman na ano, na blessing. Kaya isinin ko sa inyo. So meron pa tayong dalawang itlog na natitira na fertile din ng mga yan. Sana mapisa lahat at sana mabuhay silang lahat. So yun lang guys, no, kahit medyo nakakalungkot po dahil meron tayong casualties dito sa ating ibunan, pero sobrang nakakatuwa naman kahit meron tayong nawala ay meron kagad kapalit yung mga ibon natin. Hindi lang isang inakay, dalawang inakay at meron pa tayong mga itlog. Ayan. Sana nga po ay mabuhay natin sila at pagdating ng araw ay ma-breed din po natin sila. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, patuloy po akong humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye!